So ayun, bala ko sanang bukod sa pagtanggal nito, itong paanan ko ay bala kong pabawasan itong headboard. So ayun, naisip ko na baliktarin na lang, ito na lang yung magiging headboard ko. So ito na lang headboard ang tatanggalin, since ganun din naman ipapatanggal ko rin itong sa paanan ko. So pagpalitin ko na lang doon para mas para happy yung trabaho which is mas practical at mas mabilis. So ayun guys, ito na, nalagyan na ng first coating itong aking closet. So pininturahan na rin namin yung loob. So yun, hindi pa tapos itong dito part. At ayun, hindi ko alam kung nasabi ko na, pero nilagyan na ito kagabi ng Solino itong likod niya para ma para sa anti-anay. So ayun, first coating siya, makinis naman. So iba-iba pa yung kulay kasi yan yung nilagay natin na masilya, yung skim coating. So ayun, ninipisan na lang yung paglalagay. Depende kung ilang layer yung full coverage na. Ninipisan na lang, paunti-unti yung lagay, layer by layer, para mas mabilis matuyo. Katulad nito, kanina, pang ilang layer na to? So medyo tuyo na siya agad, first layer. So ayun, mas mabilis nga siya matuyo kaysa sa makapal agad. So ayun, balitaan ko na lang kayo kung anong mga susunod na mangyayari. So bukas ko pa makukuha yung salamin na ididikit dito sa pintuan ng mga cabinet. Niliha ko ulit to kasi hindi masyadong pulido. So may mga ano kasi, may mga yung pagitan niya may mga parang hati. So minasilya ko ulit pagkatapos lihain. Tapos ayan, ginawa ko filler yung masilya, which is filler naman talaga yun. At niliha. Tapos ayun, ready ko ng pinturahan ulit yan ng kulay gold. So ganun din ang ginawa ko dito sa may CR ko. So eto kasi hiwalay yan, parang kitang-kita yung division. So meron kitang-kita yung division nung bato nung pader at saka nitong pinagkakapitan ng pintuan ng CR. So nilagyan ko na lang din ng skim coating. So unang tapal pa lang yan, yung pangalawang tapal gagawin kong pulido na. Kasi sa unang tapal, kung kakapalan mo agad, mahirap dahil tumutulo yung skim coating. So eto, medyo mababaw lang naman yung pagitan dito, kaya madali na lang yan. So ayun, pagkatapos nun, lilihain ulit. Tapos pwede nang pinturahan ulit ng gold. So dito sa mga ganun din ang gagawin ko, lilihain yan. Kasi ito hindi masyadong pulido talaga, bukol-bukol, hindi magandang tingnan. Maganda lang siya sa malayo, pero kapag nilapitan mo na, pangit. So baka lagyan ko na lang ng masking tape. Kasi ang ginawa nung carpentero, nagmano-mano siya. Hindi niya nilagyan ng tape. So kaya bali-bali ko. Nakita niyo ba yan? So good morning guys. Ngayon ay papunta ako sa QC para sunduin na yung mga salamin na binili ko na ilalagay ko doon sa closet ko, sa pintuan ng closet. So gusto ko lang mag-thank you kay Rhea sa mga salamin, and ilalagay ko yung link
ng profile niya sa baba, pati na rin yung company at mga details sa mga, para sa mga interesadong bumili rin. So ayun. So ayun guys, nandito na ako. Madali lang naman hanapin yung ano, yung place. So ito siya. Sa kabilang gate, ayun. So ayun, sa kabilang gate. Pero itong gate kasi yung pinicture niya. So ito, dito daw na gate siya. Ah, ito nga, pareho, magkamukha lang. Okay. So, ito si Rhea. Hi! Thank you. Bye-bye! So, ayun guys, kaka-uwi ko lang at ilalagay na namin yung mga salamin na binili. So, ito. Pang ilang coating na to? Apat, no? Oo. Yan. Ito, fourth coating na niya. Pero may mga nakikita pa rin yung mga itim-itim, yung lumang pintura. Kaya, pakapabuti namin yun ng lima o anim. So, ayun, pininturahan namin. Pininturahan na rin namin yung loob para madaling magpagpag na lang kapag inaalikabok. So, ayun. So, ayun guys, magsisimula na kami magdikit. Ang ipapandikit namin ay mirror mastic. So, sinadjust sa akin to ni Rhea. So, thank you ulit, Rhea. Sa kanila, for rin ito binili. So, ayun guys. Isang coating na lang to. Tapos, nailagay na rin yung mga salamin dito sa pinto. Madali na lang yan, pipinturahan bukas. Tapos, i-masking tape na lang itong mismong salamin para safe. Tapos, ano pa ba? So, yun, kahapon bumili ako ng Polytuff. Pang filler doon sa, ito tong Polytuff. Filler dito. Kasi, yun nga yung, ano, kinukwento ng, at yung kinukwento ko na, sa pusa ko, na pinagkakalmot. So, nag-YouTube ako. Alam ko na kung paano. So, ako na yung gagawa kasi hindi pumasok yung dalawang karpintero. Eh, medyo gusto ko nang lumipat ng kwarto kasi ngayon sa kapatid ko ako ngayon natutulog. So, para mamadali na lahat. At ano pa ba? Yun, bumili na rin ako no more nails. So, liquid nail to para yung sinasabi ko. Kasi minsan natatanggal to eh. Na humihiwalay siya dito sa mismong lalagyanan niya. So i-ano ko muna yan. I-liquid nail ko muna bago i-masilya tapos pintura na pwede na yan diretso. So yun lang guys. Sisimulan ko na siya. So yun guys, nalagyan ko na ng Polytuff tong banda dito. Yung kinalmot ng pusa ko. So nilagyan ko na rin yung iba para ginawa ko ng pangmasilya. Tapos itong mga pinto ay nilagyan na namin ng first coating. Tapos dito sa salamin, tinatanggal yung mga sobra-sobrang pandikit ng salamin. So, ayun, lilihain ko na lang to. Naliha ko na tong tatlo. Itong pinangmasilya lang yung Polytuff. Tapos, itong ginawa kong ano. Ito. Kailangan kasi ito ay tawag dito. Mahugis siya. Maihugis sa dati niyang hugis. So ayun guys, tapos na pinturahan at saka i-masilya itong mga pintuan. Ito yung salamin sa gitna.
Ayun, ito okay na rin. Lumiit na siya kumpara dati. I mean, lumiit siya tingnan. Though nabawasan naman talaga. So, ito na yung magiging headboard ko. Dating headboard, ganito kataas. Na hindi naman talaga kailangan. So, pinabawasan na rin dito. Para saktong-sakto yung kama ko. Dahil sabi ko nga last time, kapag inuusog ko dito, parang sinasagad ko yung kutsyon, may uwang dito. So, nalalaglag yung kama. Ayos ako ng ayos. So, ito yung dati niyang headboard. So, nakita ba? Ito pala, yan. So, pinagpalit. Ito dati yung paanan ko. So, yung headboard na mismo yung tinanggal para yun ay magiging headboard ko. Tapos, ano pa bang update? Liha na lang to. Lilihain. Tapos, pipinturahan na ng black. Okay na lahat. Nakabili na ako ng pintura. Tapos, ito, pagkakabit-kabitin na lang yung mga pintuan. Ano pa ba? Yun lang naman. So, kumuha ako ng para sigurado, kumuha ako ng malalaking bisagra. Nasaan na ba yun? Taga. Ito. So, ito, sobrang lalaki para talagang masuportahan yung pintuan na may salamin. Kasi masyado siyang mabigat. Sinubukan kong buhatin. So, apat na bisagra ang ilalagay ko. Bawat pintuan dito sa malaki. Dito, okay lang yung dalawa. Kasi, maliit lang naman to. Ito lang yan. So, dito, yan, kahit na walang salamin yung ibang pintuan dito ay ganun na rin ang ilalagay kong bisagra para uniform, para magandang tingnan. So, ano pa ba? So, yun lang guys. Hopefully, this week, bali Tuesday ngayon. Hopefully, this week ay makalipat na ako dito sa kwarto. Sa kwarto ko. So, ayun. Dun kasi ako sa kapatid ko natutulog ngayon. So, Tuesday, bukas, naliha at napinturahan na to. At naibalik na rin sa dati. Naibalik na yung mga pinto nito. So, Wednesday, Thursday, ipupulido ko na to. Itong mga maduduming design. At saka itong mga nilagyan ko ng palitada. Ready na ako to move in. Parang lumipat lang ng bahay.